Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat na manonood ng video nito. Magandang araw po sa inyo. Sabihin natin ngayon guys, sasagutin po natin at magbibigay tayo ng idea syempre sa viewers natin na nagtatanong kung ano daw po yung pwedeng ipakain sa hamster para mas dumami pa yung milk or mas mag-improve pa yung milk production niya habang nagpapasuso yung female hamster natin. So yun guys, pero bago tayo magsimula, kung di pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, simulan na po natin. Ganito po guys, kasi yung viewer natin nagtatanong kung ano daw po yung pwedeng ipakain niya or kung ano yung pwede niyang ibigay sa hamster niya habang nagpapasuso para bas dumami pa po yung gatas na available lang dito sa atin sa Pilipinas or kahit sa paligid lang available po. Dito guys sa amin, ang binibigay lang po namin na feeds para sa nagpapasuso naming hamster is gestating pellets po. Ito po yung nabibili lang sa mga agribet supply or sa mga bilihan ng tubong kung saan man malapit sa inyo yung mga bilihan ng pagkain ng baboy, same lang din po yan. So yung binibigay namin is gestating pellet. Ito rin yung binibigay sa baboy, sa mga nagpapasuso. Tapos ginagamit din namin to guys sa rabbit. Yung gestating pellet na to, ibinibigay namin 2 days bago manganak yung hamster namin or minsan pag alam na naming buntis, pag after 10 days nagbago na yung shape ng hamster namin, is binibigyan na po namin siya ng gestating pellets. Ganun po yung ginagawa namin. Tapos naman guys, para sa protein, para maiiwasan na hindi kakainin yung mga pups, nagbibigay din tayo ng Madre de Agua na dahon or puti ng itlog, yung nilaga. Pag naglaga kayo ng itlog, ibigay nyo yung white na part sa hamster natin, tapos good na yon para sa source of protein. Ngayon naman, kung walang available na pellets guys, kung walang available na pellets, sa inyo, wala kayong mabilhan, tapos nagbuntis yung hamster nyo, nagpapasuso, pwede nyo bigyan ng malunggay. Kasi yung malunggay, guys, is good din yan para sa pagpaparami ng gatas ng ating mga hamster. Or kahit anumang hayop, pwede natin pakainin ng malunggay para sa milk production. Napakaganda nun, guys. Tapos, syempre, kung meron namang available, bumili na lang din po tayo ng feeds para masigurado po tayo at sigurado na concentrated yung content niya para dun sa milk production. Kasi ayun naman yung hinahanap natin pag nagpapasuso na yung hamster natin is nagpapadami ng gatas para hindi magkulang yung milk niya dun sa mga pups. Kasi minsan na-abandon na talaga ng female hamster natin yung mga pups, hindi napapasuso. Kasi nga, ano naman yung ipapasuso niya kung wala siyang naproproduce na gatas? So, kailangan pag buntis yung female hamster natin at malapit na manganak, i-prepare na natin siya para dun sa pagpapasuso niya sa mga pups. So, ganun lang po guys yung ginagawa namin. So, dito, hindi kami nahihirapan kasi may mga available naman po na feeds at nabibili din po namin. Tsaka ginagamit din kasi namin sa rabbit, tapos dati ginagamit din namin sa baboy. Kaya madali lang para sa amin hanapan ng feeds yung hamster natin. So yun guys, ayun lang po yung masasabi ko doon sa katanungan at maibibigay kong idea. Ngayon kung meron pa po kayong alam na pwedeng idagdag, is i-comment nyo lang po sa baba para malaman ng iba nating viewers din. At syempre, makapag-share na rin po tayo ng knowledge sa iba. So yun guys, hanggang dito na lang po. Ulitin ko, kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, maraming salamat po.